Ayun. Tang ina, we're live. Ina, we're diba? Live. Game. Inside the mind of number 44. Session number 44. And the topic natin ngayon, freelancing in your 40s. Tama, 44, no? Oo, 44 eh. Tempre. Pero siyempre, andito ang ating very good friend, George Ramos, ang guest natin ngayon. Hi, George, pare. Kumusta? Hey, thank you, Ken. Kamusta? Good evening sa okay. Lahat ng mga nanonood. Kamusta kayo? Yun, nice. Syempre, habang nagsasalita tayo dito, syempre, wala naman tayo katulong. Hindi tayo rin mag-share na ito, di ba? Yeah. Pero ganito, for our friends watching live or this replay, this is parang part 2. Part 2 na natin to, George. No? Yung una kasi, yung pinag-usapan natin, I think that was episode 8 ng Inside the Mind of. Yeah. Tagal na noon. Yeah, that was last year. And ang pinag-usapan natin doon was more about org dev, HR, situation management in the office, di ba? Mga ganun eh. Pero ang ganda ng topic natin yun, natataon kasi. Okay? So, pero to our friends watching right now na hindi pa nakakilala sa iyo, pare. Sige, bigyan muna natin sila ng background. Tell us or share us your backstory, pare. Okay. Ayan. Sige. So, sino ba ako? I've been in corporate for the longest time. Siguro nga, nakakatawa kasi the topic for tonight is freelancing in your 40s. I think natataon siya because ang daming nagko-contemplate, no? Especially in my batch, no? Who wants to go into freelancing, you know, even the later batches and the earlier batches ng mga kasama ko nung dati. So, what's my backstory? I started out really in corporate and I've been in corporate for the longest time. Siguro, Ken, pare, ano, ilang taon na ba ako? Aminin ko na, pare, 47 years old, bro. Tatlong taon na lang, 50 na ako, di ba? I've been in the corporate industry for like more than, I think about 20 years. No? I started out in sales as an insurance person, and then I went into pre-need plans, mutual funds. Pare, hindi pa kilala yung mutual funds noon. Nagbebenta na ako noon. Ng mutual funds, no? So that was my first job, was really with sales, and then I went up the ladder, eventually was promoted, became manager of a region in Makati, until from there okay na, no? So about 2 to 2.5 years, you know, doing sales and all that. Tapos na burnout ako, I decided to shift, no, into a different probably a different field, no? And that was with learning and development. Okay. A trainer din ako. Mga kailan ka nag-start sa training, pare? Training, pare, as early as 2002. Teka, tagal na, bro. Anong, like 18 ano, years ano, ago. Ano yung focus ng training mo nun? Sales? The first one, well, with the first, I was with Philam Group when I started insurance. So doon pa lang nagte-training na kami, no. So and then eventually but I was more into sales talaga. When I transferred into selling as learning and development, I went into a call center. Okay. So, alam mo yung Info NXX, which is bro. AGB na ngayon. Isa ako sa pioneers noon, UK account. So, we were doing both inbound and outbound calls. So that was my background. We were doing calling. So sales talaga, hard selling. Saka pahirapan kasi mga kausap mo mga foreigner. So that was my ano. And you know, it was fit for my background. I graduated from Mass Comm. Although ang kurso ko, would you believe, pareho nga kami ni Christina, we were with filmmaking. Pero hindi namin nagamit. So napunta na lang kami sa pagdaldal, bro. So, ayun, training, doing selling, and then after that, I said I wanted to go deeper into HR. And then that's the time I left InfoNXX and pursued a career in organizational development. Oh, di na. Doon ka na. Okay. Doon na ako lumingya. So technically, mga
nung nag-OD ka na, are you consultant ka na nun? Or, hindi pa. Ano lang, I started as an OD associate. No? Parang from the ground up, lahat ng project, bibigay sa'yo. Tapos work my way up din. I think around 2005, I managed already a team as an OD manager for an IT software company. Actually, a solutions company. No? So, kung alam mo, kung naririnig mo yung open text, nakikita mo yun sa mga ano, sa mga job Open text is ano, it's a solutions delivery organization. Pangalan ng open text, originally it was called GXS, Global Exchange Services. Hmm. So yun, I was doing OD work there. And yung OD kasi is ano eh, ano ba ang description ng OD? Para kang learning and development na on steroids. Kasi ang ginagawa mo is hindi ka lang nagte-training eh. Yung mga problema ng organisasyon, tinutulungan mong ma-solve. So, whether kung ano yan, kung may problema sa operations, may problema sa hiring, may problema sa pay, may problema sa tao. So, lahat yun, iikutan mo. Okay. So, para kang ano eh, para kang tapunan ng mga project ng ano ng kumpanya pare yon. Ah, ali, wala tayong ma-hire. Bigay mo na lang diyan. Diba? Sige, bahala na yan. Bahala yan. Bahala sa diyan. So ganoon, tapunan ako ng project. So yun yung ano ko, yun yung role ko noon. And then eventually went to other organizations, pero talagang ang leading talaga still org dev. Fast forward, iba-ibang kumpanya, no? May mga multinational, may mga IT companies, and even went into a consulting firm. Pero OD pa rin yung goal. And then yun, ang pinaka, siguro, highest achievement ko sa corporate life pare is, ano, well, the title is there, no? Parang po siya, sarap ng titulo, tayo na, assistant vice president ka, di ba? So, oy, sarap, pare. Diba? So, poging-pogi, diba? Maganda. Mabot talaga sa ganun. And ano, maganda naman, kaso lang, I felt na something inside me was telling me na parang ayoko ng corporate eh. Parang imagine mo, it took me 20 years to learn na parang hindi ko pala talaga gusto yung corporate. How is it, pare? I mean, kasi ito siguro question ko. I mean, personally, okay? How are you with leadership? Kumbaga, kung maaaring may boss ka, ikaw ba yung susunod na lang o ikaw yung may iniisip? I mean, pare, meron ko yung sarili yan. Ako yung nakikipag-away sa boss ko. No? So, there's something with authority ba? I mean, ganun. It's not authority. It's more of, and I think it's in my tendencies or personality. It's more of, ano ako eh. Hindi ako tumitigil lang sa kung ano man yung napag-usapan ng status ko. Usually, that's why I realized na it wasn't for me. Kasi I always think ahead eh. So parang nandun yung risk management lagi. Na, you know, when you think about something, pag-iisipan mo talaga mabuti, hindi ka papayag na basta-basta lang. So there are so many, you know, when somebody tells you na, hey, it's like this, hindi ka agad ako naniniwala eh. Aralin ko muna yun. Tapos, you know, I'll try to convince myself. And then if it's not wrong, I'll challenge the person. So that's my tendency to challenge. Yeah. So, yun, tama ka. You know, I'm not exactly that masunurin. Well, masunurin ako in terms of pag may resulta na kailangan gawin, kailangan i-produce mo. Yeah. Pero yung pagkunyari mga opinion na tsaka idea, pag hindi talaga nag-sit well with me, I usually, regardless of position, sasabihin mo talaga, i-erase mo. Challenge, it's a challenge. Yeah, kasi isa yan sa mga tinitingnan kong mga traits sa tao. Eh. I mean, there are times that the boss is fucking wrong. Eh, sabihin na natin, tayo na mali yung, alam mo, parang umabot ka sa position mo. Di ba? Dahil nag-iisip ka, may diskarte ka eh, di ba? Tapos, ang nangyari, siyempre may higher boss sa corporate. Tapos, sa pananaw niya, tama yun. Pero siyempre, sa pananaw mo, alam mo na
may mas tama kang suggestion para. Suggestion, o. So, ikaw yung taong would talk to the boss and talk to him. Paano approach mo dun sa pagganan? Well, ito yung maganda realization ko dyan. Noong mga unang panahon, naaway ko. Problema, hindi ko nakukuha yung gusto ko. Kasi syempre, boss mo yun eh. Di ba? So at the end of the day, I learned to do politics, no? So natuto ako makipaglaro. And when you say makipaglaro, ano ba ibig sabihin ng makipaglaro? You know, I had to learn how to influence by not just making sure na kausap ko lang yung isang tao, but also trying to get allies from different places para pag kinausap ko siya, marami akong kakampi. Tapos diplomatic yung pakikipag-usap. Okay. Kasi nga, nung dati, nung diplomasya. Oo, oh. Diplomasya. Kasi nung una, hindi talaga eh. Talaga, alam ko tama ako eh. Kaso lang talo pag pinilit mo, wala, ikaw yung talo eh. Duduguin ko eh. Diba? Yeah. Marami naman din. Ayan nga, maganda naman sa as we get to converse and work with conflict, resolve things, solve problems. Mm-hmm. We get to see different approaches on how to do things. Correct. That could, hindi correctly eh. Bakit hindi ko ginamit yung correctly? Ayaw ko gamitin yung correctly. Ang term ko dun is, we could find ways to do things that could produce better results. Correct. Okay? Ayaw ko na yung correctly. True, kasi okay lang magkamali. Patay na, pag pinilit mo yung sarili mo na to do something correctly, most of the time pa magkaka-mistake eh. In fact, that was one of the things that burned me out. Kasi ayoko na lang banggitin yung organization. But I came from an organization. Very highly respected. In fact, pag galing ka dun, pare, para kang galing ng Harvard. Kasi magaling talaga yung organization na yun. As in, if you ask people who came from that company, talagang papakamatay sila, ayaw nila umalis. Pero for me, it wasn't for me. Kasi they were a company that was always wanting to be correct. Correct. Diba? Eh, ayoko nang ganun, bro. Eh. So, one of my conflict during that time was, I felt that I knew other things that I just probably couldn't articulate. But I knew was correct. But then there's this company who thinks that it's correct. Parang nagkaroon ako ng conflict doon. So I left that company. Maris ako doon. Uh-huh. So ako doon. And then I went into a consulting firm. Tapos yun na nga. After 2 more years, I then decided na, alam mo, magko-consultant na lang ako. Ayoko na mag-corporate. Kasi total naman, ang trabaho din naman, ganun din. Tapos, nakita ko din, pag consultant ka, mas malaki yung potential kumita. Hawak mo eh. Hawak mo yung diskarte mo eh. Hawak mo yung diskarte mo. Eh, nakapag-build naman ako ng rapport dun sa mga kliyente namin nung dati. So, yung mga initial na kausap ko, yun yung mga naging clients ko. And then the projects naman, sa awa ng Diyos, came in steadily, no? Okay. So technically, dun, as a consultant ba, are you considered as a freelancer already? Yes, yes. Oh, actually, that step, when I left corporate and I decided to be a consultant, that was my official step into the quote-unquote freelancing world. That was 2016, I think, pare, late 2016. So technically, wala ka na sa employment ng mga panahon na yun? Wala na. Early 2017, my first client kasi came late 2016, mga November eh. Tapos, diretso na ako na into 2017. May kliyente na ako noon, nakalabas na ako ng corporate noon. Tapos, doon ako nagka-interest sa marketing. Kasi nga, naisip ko, sabi ko, pag kunyari freelancer ka, paano kukuha ng kliyente, pare? 'Di ba? How will I get clients for myself? When I know that the projects in consulting would just be 3 months, 6 months. Pinakamatagal na siguro 1 year. Meron naman ako naging kliyente nagre-renew lagi, pero hindi for some engagements. Mm.
minsan isang buwan, dalawang buwan. Okay na. So, kailangan talaga matuto kang mag-market, matuto kang kumuha ng kliyente. So, pinagsabay ko yun. Inaral, nag-aral ako na, in essence, marketing. No? From that time on, as a freelancer, doing consulting work. Until now. So, I'm still a student up until now. Nag-aaral pa rin ako. Oh, pare. Attend tayo eh. Magkakaklase tayo sa mga iba't ibang courses eh. Oo. Oh, yeah. Dami. Pero siguro, ano, bago tayo tumuloy dun sa storya ni George, di ba? Welcome natin yung mga friends natin watching in from different groups. San ko na siya niya? Bilis nga. Pag nagkikwento ko, parang isi-share ako multitasking. Di ba? So, alam mo, meron pa akong isang page na nakalimutan i-share. Alam mo kung ano? Oh. Sa ASI, ngayon ko na siya niya. Ari mo tan yo. So, ano, syempre, hi muna tayo sa mga friends natin watching. Kumusta kayo diyan? Kumusta kayo? Ito, Inside the Mind of George Ramos. The main topic nga natin ngayon, freelancing in your 40s. Ang gusto nga natin intindihan dito is yan nga, I mean, mindsets, experiences, mistakes. And open to. Tanong lang kayo. Open 'yon. May question kasi tayo dito eh. So sabi nga ni John Lauron, hi pare, kumusta? Sabi niya, what's your advice for those who want to jumpstart their OD consulting or coaching? Ayan, pare, pasagot muna. Nice. Ganyan. Very good question. Yeah. So when you're in OD, you're actually in a good place because organizational development, you can do a lot of things. No? Mm. So marunong ka sa HR, marunong ka sa L&D, marunong ka sa operations, marunong ka sa change management. Okay. Ang suggestion ko is you start with people in your circle. Ibig sabihin, kung meron kang mga kilala who would want to get your services, dun mo muna i-offer. Okay. Kasi you need referrals eh. You need testimonials from these people that, especially if it's an OD practice, medyo high ticket yan eh. Hindi, that's ano eh. Kumbaga, yung reputation mo precedes the work that you do. So, it's important to get clients. In fact, I'll be honest. No? I get my clients from referrals all this time. In fact, kahit nasabi mo nag-aaral ako ng marketing, kasi kahit ako pala isipan, I'll be honest, pala isipan, paano ko i-market yung OD? Diba? Eh napaka, yung pala pagpaliwanag pa lang. Lintik ano na. Ba? Ano ba? Organizational development. Organizational development. Di ba may training naman? Merong HR. Saan ba talaga kayo? Di ba? Parang, ano yan? Change management. No, hindi. It's sort of saying an OD person kasi, you're ano eh, you have the experience talaga for the whole business process. So, siguro ako, to simplify it, you're a business consultant. If you're in OD, you can definitely be a business consultant because you know how to work up the business. Alam mo eh. So, mapunta sa financials yan, mapunta sa P&L, mapunta sa tao, mapunta sa admin, mapunta sa operations, sa sales and marketing. Alam mo. So, ako, go to your closest circle, offer your services. Ngayon, ang pinakamagandang i-offer na service ng OD, which I'm still getting right now, minsan tinatanggihan ko na nga, business resiliency. No, business resiliency. And what is business resiliency? Business resiliency, bro, is paano mabubuhay yung negosyo mo? Paano kikita ngayon sa panahon na ang tao hindi nagkikita-kita? So ibig ko sabihin, if you were working in that previous mode before the pandemic, no, everything was okay, di ba? Business as usual. And then, regardless of where your business was, whether nandun ka sa taas or whether nandun ka sa baba o sa gitna. Pero ngayon, you're entering a phase wherein there's so many restrictions. At lalo na pag ang negosyo mo belongs to the field na kung saan naapektuhan talaga, which is travel, hospitality, even restaurants. Diba? Yeah. So ako nga, my advice to these companies was, I had three clients prior to this pandemic.
My advice was only three things. You only have to pivot your business in three specific areas. One would be safety. Safety. Safety, number one. Security and survival. So if you're a business and you're able to pivot or support those three areas, pare mabubuhay ka. Okay. Mabubuhay ka nitong panahon na to. But that being said, yun na nga, to answer the question, I would go first to my inner circle. Offer your services. Because if they know you, they know how you work. Kasi again, napakahirap i-explain mismo ng OD na function. So try to be very specific with what you do. So ako, I usually come off as a business consultant. And yun, medyo mayabang ako dun. Kasi talaga namang dami ko, hindi naman sa pag-ano, but dami ko na talaga na ayos na negosyo. No? From both here in Manila and in abroad. No? So yun naman yung magiging advantage mo if you're with OD. So yun. Ano yun? Inner circle. Tapos maganda yung reputation. Maganda yung reputation. Add natin, George, pare. Kay John, no? Advice to who want to jumpstart. Pare, since you're, sabi mo nga, jumpstart. Mm-hmm. Tanong, malamang as a freelancer, wala ka naman sariling marketing team eh. Wala. Diba? Kung titingnan mo, sa tirada na ginagawa namin ni George, pareho kaming consultant. Mm-hmm. Pero yun nga eh, you work with your inner circle, grow your connections. So tingin mo, ano ginagawa namin ngayon? Connect lang kami ng connect sa mga tao. You have this tool right now which is called Facebook Live. Pare, totoo yun. Tangina, isang click mo lang ng live sa Facebook, nandun ka na, naka-broadcast ka na sa mga kaibigan mo. Pero with understanding yung mga law of association, branding, and everything. Mm. Kaya nga, continuous kami nag-aaral ngayon eh. Bakit? Kasi, ang daming kailangan pag freelancing consultant ka ng mga ganyan-ganyan, kailangan mo matuto mag-email marketing. Gawa ka ng mga newsletters mo. Gagawa ka ng website mo. Gagawa ka ng offer mo. Gagawa ka ng, di ba? Ang dami. Gagawa ka ng video tutorial mo. Gagawa ka ng page mo pa. May automation pa. I mean, alam natin, hindi siya simple. Pero pwede mo siya gawin dahan-dahan. Diba? Pero kaya yun nga eh, connect with people in your line of work so that it gets short. Hindi mo na kailangan mag-isip kasi sila, nandun na sila eh. Ginagawa na nila yun eh. Pwede ka naman magtanong. Correct. Diba? Ako tama ka rin, boss. Connect with the people in your line of work to get clients and expand your network. Now, when you expand your network, kunyari ako, di naman ako, wala naman akong kilala sa digital marketing space eh. Exactly. Di ko naman kilala yung mga idol natin ngayon eh. Pero we have to, and it's not out of necessity eh. It's like saying na, wala ka naman pupuntahan na eh. Di ba? Parang, it's only but natural that you connect with people that, especially online, add value nga, sabi nila. And then, get to know people, be curious. And sabi nga ni Master Ken, andyan, isang pindutan lang ang Facebook Live. No? You can offer value. You can do your own live. You can interview people. Ako, ganda yung ginagawa natin. Because we get to learn a lot of things. And yeah. At this pace of learning ngayon, hindi mo naman, nung dati, ito yung napansin ko. And siguro, this is the dilemma. And this is one thing that I want to tell the people who are in my age bracket. Kasi we were so used, yung Gen X pare, we were so used to earning your chops. Eh. When you say earning your chops, step 1 hanggang step 10, talagang aaralin mo bago mo i-apply. Pare, ganun kami yung panahon namin. Pero bro, hindi na ganun ngayon. Ito, ang buhay na ngayon, the way we do things is you apply as you learn. No? So if you learn something, apply mo na kagad. No? Kahit magkamali ka, okay lang yun. Kasi sabi nga ni Ken, marami kang pwedeng pagtanungan. No? At maraming tutulong sa'yo. Noon dati kasi, sa corporate, ang problema dyan, which is why I don't like to go back. Pare, kahit may mag-alok pa sa akin, triple o quadruple nung kinikita ko ngayon. Ayoko na bumalik sa corporate. Bakit? Pare, ang tao rin madamot. Madamot ang tao doon. Diba? People won't give you these things. They will tell you, hindi ko siya share yan para sarili ko. Ang when you're a freelancer,
ang maganda dito, nagtutulungan ng tao. Which I think has I've never experienced anything like that anywhere else except here. So, kaya sulit siya, sulit siya. Yan. So, hope that answers your question, parang dyan. Thank you, John. Salamat sa question mo. You know, grow your network and understand the concepts ng mga experience na sa field. Kasi, yun nga eh, pick your niche eh. Nakapili ka na ng niche mo. Ang next step doon, pare, fucking stand out. Oh, yun. Stand out. Stand out, pare. I mean, your results will speak. I like what you said. I like what you said on picking your niche. Kasi, yun nga pala dyan. Tama yung sabi ni Ken. Pick your niche because if you're able to pick your niche, you'll just focus on their problem. Isang problema lang. Tapos pare, doon ka bumomba, mag-stand out ka ron. Ewan ko na lang pag hindi ka pa bumulusok. Alam ko pa, pinag-usapan natin ito nila Nix and Higo. Siguro dun sa group, personal group chat natin. We were talking about niche down. Yeah. Okay, a lot of people were talking about niche down. Pag nagsisimula ako, ang laking factor na mag-niche down ka muna para mas madali mo ma-determine na makilala mo yung sarili mo, you understand your market, and then when you get to niche down, mas madali kang specific eh. Specific yung gagawin mo. Kumbaga, business consulting for farmers. O, di ba specific? Tama yun. Tama yun. Kasi, doon ka muna. Kumbaga, paano ka muna doon? Palaki ka muna doon. Kasi, imagine mo pag nakabisado mo yon yung niche na yon. Ikaw na. Solve ka na eh. Ikaw na. Ang dami niyan. Di ba? Ang dami yan. Chong. Di ba? So, ano, so after nun, tsaka ka na mag-niche up. Kasi minsan, kontento na ibang tao sa niche down eh. Nakapag-specific na sila eh. Pero, kung titingnan mo, minsan kasi, may mga tao na sobrang dami pang skills. Na kaya naman nila i-cater yung iba pang niches. Di ba? So, kung saan sila masaya. So, ayan lang. Pero as you're starting, siguro niche down ka muna. And then as you get familiar with the playing field, get more connections, tsaka ka na mag-niche up para mas marami ka nang natutulungan. Tama ka. Again, what we're doing, let's be honest, we're doing problem solving. We're all doing problem solving. Problem solving yung ginagawa natin. Pero George, sige, kung may tanong pa kayo guys, feel free to comment in. Tutuloy-tuloy lang kami dito. Wala kami pakialam sa oras. I mean, wala kami pakialam, sige. Wala kami pakialam. I mean, ano lang tayo. Let's go deep with the questions and learnings. Pero George, matanong ko lang. We were talking, I do remember nag-talk tayo sa online Filipino freelancers with Mappy. Mappy. 3 weeks ago. Hi, Mappy. Hi, Mappy. And then, napag-usapan natin dun yung resume building. Okay. So, with since ang topic natin is freelancing in your 40s, siguro pwede natin daanan yung working with resumes, di ba? So, sige, babalikan ka namin dyan. Tuloy lang na ito. Ano, basahin namin yung question mo in a bit. So, ang topic natin is resume. Can you share how your old resume looked like? Nakakahiya. Pari, nakakahiya. Hindi, ito, I'm doing this just so that, okay, let's put it in context lang, no? Why are we doing this? Why am I sharing my resume? I'm not sharing my resume to brag or anything. It's actually to shame my old resume. When you're, in fact, mali pa nga yung bago ko, hindi ko pa nabago. But somehow, medyo may improvement. When you're a freelancer kasi, siguro parang for context purposes, when you're in corporate, usok-uso yung pahabaan ng resume. As in pare nobela. And I'm going to show you an example of a corporate resume na I'm sure okay. So let me share my screen. Teka lang. Ayun naman. Pwede naman mag-share, di ba? Ayan. Ayun, pwede. Ayos. Ayos. Seeing it already? So, contact details. So this was my old resume. Yeah. Ilang pages yan, bre? Pare, this is like 17 pages, di ba?
Pero kita mo yung experience, di ba? Experience, tapos na detail din kung ano yung ginawa niya dun, ginawa sa role ko, na yun. Pare. Tapos, diba? Ayan, no? So that's a corporate resume. So, sa mga HR friends natin joining, alam ko, shinare ko ito sa mga ibang HR groups eh. So, if you're in recruitment, ganito pa rin ba yung mga resumes na nare-receive ninyo? Or yung mga bagong resume na? Palagay ko, mas bago na. Kasi comment ito, pare, in-update ko ng 2020, pero ang tagal na nitong resume. Pare, ano, basta 13 pages, ayan. Kasi di pa naka-format ng maayos. Pero kasi, ang purpose nung dati was just to, you know, barrage of information, which is mali. But you know, it serves you well when you're applying for corporate. Yeah. So people take a look at the experience talaga and what you do. Yeah, sa bagay. So ngayon, syempre, as we became super in sa freelancing communities, nakita namin na yung ano, yung mga changes na parang pag ganito yung pinasa mo sa mga clients mo ngayon, parang Batuhin ka. Who you? In fact, kunyari, you're in your 40s, or you want to jump into freelancing, mag-apply ka sa Upwork or anywhere else, subukan mo magpasa ng ganitong resume. I assure you, pare, mga 3 taon, hindi ka pa makakakuha ng trabaho. Diba? So, and we're gonna show you, no, kung ano yung dapat. No? Well, hindi pa rin ideal yung sa akin kasi nakakita ako yung KFM, yung mas ideal. But, hindi ko pa nababago eh. Pero ganito yung bago. Dapat. Kaya sabi ni Chaka George, resume, hindi thesis. Hi, Joy. Yes, Hi, Joy. So, ito yan. Ito yung bago. Ayan na. You can see, this is just very simple. Simple. We focused on the branding. May picture ko, kunyari. Tapos, experience lang. Consulting, digital marketing, and then some of my affiliates. Yeah, so but kulang pa to, no? There should have been another page wherein I actually highlighted what I really do pa. But specifically, ganito lang dapat, at the most 2 page lang siguro. Tol, hindi pa nag-share. Hindi ka pa na-share. Tsaka lang, wait lang, pare. Wait lang. I-accept mo muna yung tag ko sa Facebook, bro. Hindi mo na-accept yung tag ko sa Facebook na live tayo. Stop share na ako. Stop share ko muna. Bago mo pakita yung bago mong resume. Oh, hindi pa lumalabas sa live sa'yo eh. Okay. Picture mo pa dito. Sila Orange siya kasi. I-accept mo muna yung tag sa Facebook. Yun, na-accept mo na ba? Lumabas na yata eh. Wala pa. Wala. Wala pa, George. O, share mo na lang. I-watch party mo na lang yung live natin. Ayan. Nasa timeline dapat ito, di ba? Oh, accept the timeline. Guys, wait lang ah. Siyempre, gusto natin lumalabas sa FB live yung live natin. Oo, may kalakad to eh. Oo, halaan. Sayang naman. Ayaw. Walang notification ba? Wala eh. Nakatag lang pero walang notification. Iyan mo na lang. I-watch party mo na lang, bro. O i-share mo na lang sa wall mo. Oh, share ko na lang. Anyway. I'll share. Okay. I-share screen na ni George yung resume niya. Lupit pa rin. Nakita ko yung resume mo. Sabi ko, nakaka-inlove naman to. Resume na lang. Lupit. Ayan na. Walang notification. Ayan. Naka-share na. Ayan. Iyan mo na lang. Check ko na. Ayan. Pare. Nag-re-repeat. Okay. So, share na ako dun sa bago. Alright. So, share screen mo na yung bago. So, guys, ha? Tignan nyo naman. Bagong eto, oh, diba? Ano? So, Zoom out. Yeah. You know, politic, diba? So, 1-pager. Dapat nga 2-pager daw. At least showcase pa yung skills. No? That's it. No, you don't need to complicate your stuff compared to sa ginawa kong thesis kanina. one page.
one page is enough, no? Put your core skills, ano yung experience mo, your background, highlight mo lang. And then if you have affiliations, it would be good if you put some of your affiliations. Zoom in mo ng onti, George, para makita nila yung mga nakasulat. Onti lang, onti lang. So, ito nga, highlight lang eh. Meron diba, syempre, mas marami. Tingnan muna natin yung picture, pare. Ayan. Diba? So, sa picture, nandyan. Si Kimo yan, ha? Si Kimo. Kimo? What's up, Kimo? So, may factor Kimo ba yung font na ginamit mo? Oo, malaki. No? Kasi you have to use fonts that are balanced, no? And at least hindi, it's formal, but at least, you know, it highlights what you really do. Tapos yun, you can, medyo kulang pa to ha, kasi the experience should have been highlighted more, what you exactly do. Ako kasi ginawa ko si Northcutt to eh. Pag humingi na lang naman sa mahaba, binibigay ko yung dalawang page. Pero dapat na rin, 2 pages. And then, yun na nga, I usually put in the affiliations, like Social Media Academy, ESI, HCOD, Lego Serious Play, Comtel. Yan yung mga people that I work with. Plus, there's more. Pero kasi iba kasi naka-NDA ako eh. Hindi ko pwede i-share eh. Bawal kasi. Ah, okay. Bawal. Okay. Yeah, okay. So, mga clauses na gano'n. Ayun, guys. So, you could check the design. Pwede nyo rin i-check yung Photoshop mo ba yan? Canva ba yan? Canva lang yan, boss. Canva. Canva. Yun. Canva. So, for those who would want to create their profiles online, just do Canva. Canva.com, di ba? Oo. So, mabilis ang edit lang yan. Pumili ka ng template, lagay mo yung picture mo, pili ka ng sakto sa gusto mong applyan, di ba? Colors mo, ikaw na bahala, di ba? So, very, very important din dito yung strikeability. Diba? Remember, maalala ka kagad ng client. Uy, ito, Chief. Isa pa palang, one learning na gusto ko lang i-share. Kasi syempre, when you're, and again, just to put it in context, no? Kasi syempre, when at this age, marami dyan, no? And then, hindi ko na kaya gawin yan. You know, do these things. And kaya nyo yan. When you're a freelancer, you have to really do multi-skilling. No? You really have to do all these things so that you get to learn them. Madali lang siya. I promise, hindi siya, you know, kung kakailangan mo matuto mag-coding to do some HTML, do some tags in WordPress or anywhere else, you really have to do it. And it's part of the whole learning process, you know, working in this environment. So whether if you're a business consultant such as myself, you have to even learn all these things kasi para ma-apply mo kagad, maggamit mo siya. Kasi pag hindi na, mali-left behind kayo sa panahon ngayon. Dami magagaling, nako, maniwala ka. Sobra, dami. Kasi, lalo na rito sa Pilipinas. Imagine mo nga ngayon, yung mga professionals natin na employees, ngayon are shifting to freelancing. So yung dating playing field ng freelancing na marami na magaling, ngayon mas marami pa mga araw-araw, may mga pangangaka, parang, pare, saan ka nang galing, di ba? Parang, Out of nowhere. May mga trainers na sobrang mamaw, may consultants na ganito. Kasi sa field namin, kilala mo na yung mga tao na nandyan eh. I mean, technically, pag sa training, lalo sa sales, sa marketing, sa ganun, wala, kilala mo na yung mga tao doon. Kilala mo na, pero bigla na lang may lalabas. Pak, sino to? Ba't ganito yung portfolio nito? Ang laki na hindi ko lang narinig dati. Diba? Diba? May mga ganun. So parang, it's not too late. It's not too late. 40s, 50s, even 60s. I mean, even 60s. In the freelancing world, what we see, that my wife is always hiring people. Diba? Nakikita ko. Yeah.
Wala, hindi sa edad eh. Sa resulta. Wild, pare. Resulta yeah. talaga eh. Can you pass the interview? Can you provide results? Ito lang yung tumatalo, George. Eh. Nakikita ko yan. Nakikita ko si Fem. Nag-ano siya eh. My wife is doing, helping some freelancers get into e-commerce virtual assistants. George, ito siguro, galing ka rin ng HR. Gano'ng ka-importante yung presentation ng sarili mo sa interview? Kasi, ano eh, magaling yung mga ibang nakikakausap ko na kaibigan natin eh. Pero, pagdating ng interview, boom, wala. Boom, kakainin talaga ng nervousness, pare. What can you advise, pare? Given your expertise. Well, hindi naman ako expert mo, but more of siguro na experience lang. Kung nung dati, eto ha, and this goes to my friends naman in the BPO industry. Kung nung dati, coming from a traditional company na, you know, interview simple-simple lang, no? And then you go into a BPO, magugulat ka, iba yung standards, mataas. No? Kasi you're being interviewed by somebody from the US, from the UK, Australia. So nag-a-adapt ka, mas nagiging mahirap, mas kailangan you show your best self. Lalong-lalo na ngayon na freelance ka na. Why? Kasi you're talking directly to the owners. The hiring managers here are the owners of the businesses. Kung hindi man owners, they've actually hired an online business manager to help them do the interviews, to help them do the operations, of which pati yung DNA ng owner namamana na ng online business manager. So that being said, yung standard na yun has to be very high. So presentability, you have to communicate really well. You have to learn to present yourself in such a way that you don't come off as boring. No? And when I say don't come off as boring, wag masyadong corporate, as if you can engage them in good conversation. Diba? If you'd be able to show your experience, you know, with humor, with being able to accentuate some of what you say, mas makakakuha ka ng advantage. No? Mapapersuade mo, pare. Di ba? Sir George, it's my birthday today and I'm nervous. Patay tayo dyan. Panis, di ba? Panis. Diba? And again, alam ko sa resulta, i-measure yan. Totoo naman at the end of the day, the resulta. Pero pare, remember when you put your skills out there, the first impressions really count. Lalo na pag nag-i-interview sa'yo, batak na sa freelancing. Alam na nila yan eh. No? So, and be prepared for, and I'm not scaring everyone. All I'm saying is prepare, practice. Suggestion ko nga, you know, get a camera, get a webcam, you know, you record yourself, try to see, you know, just to see how good you are. And improve whatever areas you need to improve. Ako ah, you ask feedback. Hingi kang feedback sa mga kasama mo, hingi kang feedback sa mga kakilala mo. How did I do in the interview? Or if you know some freelancers who are ready there, mag-mock interview kayo, sabihin mo rin sa mga kaibigan mo, pare, paki-check naman kung tama yung ginagawa ko. Sabagay. Pero ito kasi nakita kong major hurdle, pare. English proficiency. For example, Kano yung nag-i-interview. Hi, sir. Okay. Tell me something about yourself. Diba? Yeah. Yun, eh. Yeah, as I see in your resume, you've worked in blah, blah, blah. So tell me something about your work experience. Blah, blah, blah. Yes, sir. I work in... Yeah, you know what? You're wasting my time, man. Yeah, ganun nga. Kinabahan ako bigla, di ba? Di ba? Yeah, ganun lang noon. Kailangan you work around, eh. I mean... You have to build that confidence to speak to these people. Number one, these people aren't even any greater than you. Oh, I mean, fuck that. I mean, these guys are just like any other person
who shits in their pants, who, you know, they, I mean, dude, they, you know, they're just like any other guy that may just have a business, and they're hiring people because they want to save and they want to outsource the business. So how is that bad for you? Diba? I mean, it's you're actually going to give them good service, but please, when you say it, don't get fearful. Diba? You're actually giving them you're giving them competitive advantage once they outsource their work to you. So as a freelancer, huwag ka matakot, you know? Huwag ka lang entitled. Hindi mo kailangan mag-entitled, but you just have to have that confidence na these guys are outsourcing work to you. You're giving them competitive advantage. So practice, get feedback, you know, boost your confidence, speak better. George, bumisa ka na ba sa interview? Yes, a lot of times before. Di ba? At kailangan ko yun. Kailangan ko yun. Ilang pare, beses na lang ako sa interview. Oo. Pero pag in-interview ko ngayon, pare, yung ngiti sa mukha ako, parang, sige, takina mo, babalik ta rin kayo. Tabuhin mo ako, araw-araw. Yung mga tell me something about yourself. Yeah. Tapos after mo magsabi, yeah, I'm really interested about learning more about the company. So tell me what's in regards to the job that you could offer me. What does it entail? Actually, lulokohin ko pa nga yung iba dyan. Kunyari ngayon, maybe, katulad ng isang araw, may nag-interview na naman sa akin. But, minsan, hard to get pa ako eh. You know what? I don't see a fit in what you guys are trying to offer. So maybe next time, you know, I really want to work with you guys, but probably in a different service, in a different area. Ano, paano minig ka pa, no? Sabi nga ni Jackie, ang sabi nga raw, we say sorry all too much. Which we shouldn't be doing because you don't owe them anything. It's still work at the end of the day. Tingnan mo yung ano. Guys, tingnan nyo yung ano, mannerisms ninyo. Is saying sorry a sign of ano, lack of confidence? Probably it's how you say things. Tingnan mo, even if a person would say sorry a lot, kung paatras yung sorry niya, mahina talaga yan. Pero, you know what? Sorry. But, di ba? Pwede ka pa rin naman magsabi ng sorry. Basta pero alam mo kung saan mo siya dadalin. Di ba? It's, I do apologize for what I said, but think about it this way. Pwede, di ba? Nag-sorry ka pa rin, pero gets mo, pwede mo pa rin iniipat eh. It's ano eh. Ang practice natin dito, George, no, is how we deliver things. Yeah. How you communicate what's in here. Yeah. And ako, nakita ko si George, kung nakita mo magsalita si George, he believes what he says. And beyond belief, there's emotion when he says things. Kaya nakikita mo, unang tingin, sabi ko nga, George, na nag-uusap kami dati, parang impressions. Sabi ko agad, pare, meron kang innate authority na hindi lahat ng tao meron. Yung pala, hindi niya alam. Diba? Tayo na, isipin mo. Bugoy din pala. Hindi, kahit nga magbugoy-bugoy ka eh. There are people, when you look at them, I don't wanna mess with this guy. Diba? May ganun eh. So, advantage yun. So, kailangan ninyo tingnan din yun in that way. O yan, dumami ka agad comments natin. What's up, pero, Ken, inaral ko yun. Inaral ko yung ganun. I didn't start off this way. Remember, I'm from HR. Okay. So, when you're an HR person, pari, yes, ma'am, yes, sir, ka. Diba? Pero, I learned to say, hey, fuck you, man. You know, the only way I was able to do that was I was actually studying. I was actually learning so much more than most of these other guys. And then when I developed that confidence, that hey, you know, I can certainly beat you in this game. I said to myself with self-abandon, you know, I don't care what you think. I'm just gonna say what I need to say. And you know, sometimes
I can bring so much to the table, and you just have to lay it all down. Hindi mo kailangan anuhin yan. Hindi mo kailangan i-hold yan. May nagtanong na ba? May nagtanong na. Hindi. Ano daw? Sabi ni Eric, malapit daw yung mic ko sa bibig ko. Sabi ko, tulog kasi si... Tulog yung asawa ko. Kaya kailangan ko bumulong. Diba? So, ayan. So, interview. Ang daming pwedeng ma-improve dyan. Pero George, siguro, ano yung isang importanteng factor sa na ma-share mo sa mga friends natin listening for them to pass interviews easily? Me, number one is you don't, well, nandun na yung wag ka matakot. Pero para wag ka matakot, aralin mo yung kumpanya na pinag-a-applyan mo. Aralin mo yung role, prepare. I mean, preparation is the key here. When I mean by preparation, try to study why are they even looking for that role? So if you're applying for, let's say, a copywriter, you're applying for, let's say, a business analyst or a funnel builder, funnel strategist, try to understand in that company, you can research, if you can ask people, ano na ba ginawa nitong mga to? Prepare yourself fully by understanding what that role entails. And then, you know, list it down, research mo kung ano ginagawa talaga nung ganun. And then use that when people try to interview you. Ito pa, I would suggest, if talagang kabado kayo sa interview, instead of answering questions, ask the questions. Ikaw ang magtanong. And what I mean by ikaw magtanong, ask them what their problems are, what their pain points are, what their challenges are, what, you know, what's happening with point A to point B. Why is it like this? You just have to be curious in asking questions. That will help you deal with these people better. Yung ma-add natin dyan, syempre, sa Hypnocom, di ba? Mm. The person who's asking the question is the, also the person that's in control of the conversation. Yun. Minsan, minsan ang nagiging point dito, pare, ano yun? Pag sinagot mo daw yung tanong ng isa pang tanong, katangahan daw yun. Mali daw yun, mali. Pero sa akin kasi, sa laro ko, when controlling situations, conversations, Iyon yung pinaka-importanting pwede mong gawin eh. So ano kinain mo? Bakit? Ba't mo tinatanong? Kung mas mataas yung frame na binato mo dun sa tanong na yun, mapipilitan pa rin siya sumagot eh. And then, ikaw yung nag-control kung saan pupunta yung conversation dahil ikaw yung nagtanong. Hindi, tsaka, ano eh, ano yun eh, imaginein mo ha, somebody's interviewing you and all of a sudden, you ask them a question. Tapos yung question mo, ang ganda nung pagkaka-prepare mo. Maano yun eh, maka-caught off guard yun eh. Diba? So, gugulat. What the? Yung tinanong mo ito. And then that's where they see that you have a very good thinking process. Yeah. Nakita nila that, hey, this guy's nag-iisip to. Hindi to ma'am, sir. So, pero siguro, tanong ko to. Direct question to you. If you were to hire someone, okay, in their 40s, ano yung quality na mainly hahanapin mo para ma-hire mo siya? Ito. Well, for one, I equal opportunity employer ako. So, regardless of the age or whatever orientation. Pero, ang number one nakikita na kailangan ko makita, well, and it's just because of me, is adaptability talaga. When I say adaptability, ability to be agile enough to be thrown anywhere and still deliver. And how do you find that? How do you spot that? It's also by asking questions. Ask them how they were able to deal with situations in the past that had to do with them adjusting to specific difficulties. So if you're able to ask those questions in the interview process, definitely you will also get those
answers from them. And I would look at that as the number one thing. Adaptability. Kasi, kunyari, if I'm looking for someone to help me, ayan, right now, I need somebody to do some outreach in LinkedIn. And then a 40-year-old, 40 and above person applied. I would ask them, o sige, what if, for example, the person at the other end of the continent tells you that, hey, you know, I want to talk to you, but I want to schedule it on a weekend, on a Sunday. So how will you be able to work around that? I mean, something as simple as that. So you know, adaptability and you know, if for example, I tell that person, o sige, bukas mag-call outs ka, and then the next day I want you to build a poster, you should be able to do it kahit di mo alam. Find a way to do it. If you're not, kung you know, if hindi mo naman alam at kahit talaga nahihirapan ka, ask help. Kausapin mo ako, sabi mo sa akin, uy, George, hindi nahirapan talaga ako eh. At least, kailangan kitang tulungan. So again, adaptability is important. Okay. Ito, may tanong tayo kay Jackie. Ito, magandang tanong to eh. Sabi niya, from your time as an HR person to now that you are in freelance for foreign clients, do you advise being more humble with Asian interviewers and more confident with Caucasian clients? Kasi ang Pinoy, kapag confident ka, sasabihan ka lang ang angas mo. ako hindi ko kasi tinitignan na ganun eh. Regardless of who you're talking to, whether it's Asian, Caucasian, Singaporean, Pakistan, Malaysia, as long as you know that you are delivering your message correctly, as long as you're able to deliver, as the hiring manager, as long as you're able to clearly articulate what the role that you're hiring for and you're not asking stupid questions, regardless of who you're talking to, it's just the same. And I would treat it all equal. Kasi nga, you're not really after, I know a lot of people look into, you know, how a person's mindset. Importante yun. Pero syempre, you're also after the skill. So how do you draw that out? No? You draw that out by just being ano, by just staying on, you know, staying on track to what you're looking for in terms of the role, and you don't need to discriminate whether you're talking to a Caucasian or to an Asian. Ano naman yan eh, tsaka hindi kung sa angas, malalaman naman nila ni talagang ugali mo pag nakatrabaho ka na nila. Eh. Okay. 'Di ba? Yung angas, iba naman yun. Yung angas, pare, nakakatakot yun. Yung kunyari, ano, katrabaho mo, tapos lagi pagkausap mo, parang tigre. Uy, may ganun, ha? May ganun. So, mahirap yung ganun. Iba marami naman tayong kilala ng ganun. Okay. Wag tigre. I could give an answer din, Jackie. Ganun na lang. Regardless of kung Caucasian yung client or yung Pinoy yung ano yung HR or yung recruitment, yung recruiter. Ganito na lang. Each and everyone is different. Yeah. And if you put it this way, ang tinitingnan mo dyan is yung profiling skills mo rin. Kasi unang tingin mo pa lang dun sa tao, ang dami na kagad information ikaw na makukuha dun sa tao eh, kung masungit ba to or ganito. Alam mo kung ano yung mag-fly. And you adapt kung sino yung kausap mo. Okay, kung Caucasian yung kausap mo, may Caucasian na mabait. May Caucasian na tigre rin, di ba? May Caucasian na sasabihin, may maangas din, di ba? Eh, alam naman natin yung maangas ganit sa kapwa maangas, di ba? And then, syempre, you play the other way, you adapt. So, with Pinoys, tingnan mo. George, ito ah, marami ka nang nakasalamuha na tao na, let's put it this way, hindi sanay mag-handle ng power. Diba? And when they are put in that position that they have authority and power, they act on it. They become the role. And when they become the role, yun yung mahirap. Kasi parang gusto nila, ma'am, sir. Diba? Kung ikaw, siyempre, kuwari, George, tayo dalawa, ikaw yung interviewer. Diba? Siyempre, parang kuwari,
ang role is Pinoy sa Pinoy, most of the time kasi, tingnan mo na lang yung values. Gusto syempre nung nung recruiter na nirerespeto sila. Eh kung ikaw yun na doon, eh, you know what? Hey John, 'di ba? Alam mo naman kung Pinoy yung kausap mo, hindi naman tayo sanay doon sa mga first name basis. Oh, totoo 'yun. Diba? Tas hindi mo siya kinall out ng sir or ma'am. Ganun. Pinoy gusto marinig 'yun. Talagang sir and ma'am, talagang ayun, no? Talagang Ay nako, ewan ko. But anyways, it's cultural nga siguro. It's cultural. Kaya adapt. Yun lang masasabi ko. Aralin mo, tingnan mo yung value sets, tingnan mo yung how they present themselves and adapt to how they speak and you'd easily get rapport. May technique kasi yun sa NLP that we talk about then, George, yung mirroring and matching. Mm-hmm. Diba? So, yeah. Yun lang. Alam mo, tama yung sinasabi mo. Siguro hindi ko lang nasabi kanina kasi ako, I was put at the position of the hiring manager. Pero kung kunyari ako yung aplikante, pare, mag-a-adapt talaga ako. Mag-a-adapt ako. Pero it means that when you adapt, you don't have to lose your confidence. Tama. You still have to put it there. Again, preparation is key. But then when you try to speak to someone, you try to be in an interview, you try to level with them. Tama yun, eh. Tama yung term mo, level with them. Ayun, tapos yun nga, yung tanong mo kanina, if you're going to be put in a position of power, ako, I've been in that position before and I regret being there because I think I was not able to practice it well because it was my first time perhaps being in that position. And totoo yun, marami ako naging kasalanan nung dati sa tao. Aminin ko yun. May mga direct reports na minumura ako nung dati. Aminin ko yun. Stricto ka ba? Oh, pero kasi ano yun, learning experience sa akin yun. And again, the only time you learn something is when a humbling experience happens. So when it happens, dun mo na marirealize na, at putik, mali pala to. So ngayon, ito yung malupit dyan. Pag hindi ka pa nagbago, ikaw na may diferensya. No? Kaya ako, nice, ginawa nice. Ko, binago ko talaga. Mali talaga eh. Nice. Binado ako dun. Yeah. No? So kung kunyari, you were in that position of power and then you know that it's already troublesome for you or for the other people around you, may self-awareness ka naman, nafe-feel mo naman through stimuli. You have to change your ways. Kasi otherwise, if it still persists, ikaw na yung may diferensya. Tama. Yeah. Diba? So, yun. Ako, natuto ko the hard way. Pero, yun talaga buhay. Kailangan ka matuto. Enjoy, pare. I mean, from the mistakes, we get experience. And as we get experience, we get to understand and adapt. Ang isa sa mga tinitingnan natin palagi dyan dahil na we're working also in coaching and change work is awareness eh. When you get aware of things, di ba? You could create the changes there. It's easier when you're aware of it. Sige, pero ito, George, siguro since yung topic natin is, yeah, guys, tatapusin namin ng ano, mga 10:55. Mga ganun. Tatrabaho si work ni Pep ng 11. So, tapusin namin to ng 10:55. Meron tayong konting oras pa. So, sulitin nyo na. Kung may tanong kayo, tanong nyo na. Pero babalikan natin yung tanong kanina ni Franz. Franz, nandito ka pa ba? Yeah. Uy, idol ko yan, bro. Oo, pare, si Franz. Parang galing gumawa ka website yan, bro. Sa iba mindset ni Franz, pare. He reads a lot of books. Talagang, pare, always learning. Chong. So, ngayon pare, ang tanong ni Franz, 'di ba? Balikan ko lang. Kailangan mo malalim. Ayun, yun. Paano po magpataas ng value? Paano magpataas ng value? Ah, pare. Teka lang, tag muna natin si Franz. Baka nawala na sa podcast eh. Ayun, tag natin. O yan eh, ayan na question mo. So si Franz, tinanong pa, alam naman niya yung sagot. Oh, tol, tandaan taas na ng value niya. May bahay na yan. Bago pa. Talaga to si Franz. Okay.
Paano magpataas ng value, pare? Simple. Give value. Two words. Give value. The only way for you to be able to raise your currency is people see value in what you do. And I'm sure you guys, kaya nga sabi ko kay Franz, alam niyo na yung sagot dyan. Kasi nakikita ko na he gives value. Ken gives value. A lot of people that we know give value. You know, mga idol natin sila, Nick, sila JTL, diba? Yung mga nakikita natin sa mga kasama natin. People give value. And again, that's the only way for you to raise your currency. No? If you can't give value, seek value. And then try to find your own way to be able to deliver that value. So that people see you as valuable. Kasi ikaw yung magiging resource nila eh. So, yun lang. Ako, ewan ko ha, siguro. Palagay ko naman, hindi naman lang yun yung tamang sagot. Pero, tingin ko naman. Ako, personally, ako yan yung statement ko nga eh. Always add value to yourself. Diba? And that's one of the best, fastest ways to add value. Diba? Pero siguro, can I add, Church? Yeah. Add lang ako doon. Oo naman, oo naman. Kumonekta ka sa mga taong may value. Yo, isa pa yun. Shortcut, 'di ba? I mean, shortcut. You as you get to be in the communities more, attend workshops more. Attend ka sa mga workshops na meron kang makikilala ng mga high level na mga personas. Mm-hmm. 'Di ba? Ayun, kaka-run lang nila diyan pagulayan ng ano. Open, di ba? Freelance open kanina, tribe, di ba? Lupit nung diba? Kanina. Lupit nun, di ba? Kita mo si Nix, putik. Offer ni Nix, bam! Di ba? Si Johnny ka, nag-offer din. Di ba? Oh. Hey, guys, ha, yung kay Johnny ka, tignan niyo yung page. Oh. Nag-offer si Johnny ka. Kasama tayo doon. Kasama tayo doon. May coaching siya kasama doon. Pero ang tingnan niyo dyan is as you get to invest more in yourself attending these types of workshops, yung mga kaklase mo, high level din. May mga pangarap, matataas yung pangarap, they're also investing in themselves. Again, palaki ng palaki yan. When we get to see people who believe in themselves more, they get to move faster eh. They get to move further away from the crowd. Kaya nga, puta na. Yun nga, George, eh. Sabi, may mga tao, pag nagbago ka na, sabihin, puta na mo, hindi ka na matanda eh. Nakalimutan, nakakalimot ka na sa mga taong tumulong sa'yo, nagsisimula ka. Diba, may mga ganun. Pero if you get to look at things, kaya sila umabot dun sa posisyon nila. Dahil siyempre, iba na yung circles nila at iniba nila yung level ng playing field tsaka ng mindset nila. Hindi na bagay doon sa old mindset. So kung naiwanan ka, hindi kasalanan yun yung nang iwan eh. Kasalanan mo yun kasi hindi ka sumabay. Hindi ka sumabay. At alam mo, ito sir ha, ito, especially for my kaburks na mga 40-year-olds, ang nagiging one of the limiting beliefs that I'm seeing, especially the ones who sabi ko nga because the in our age bracket a lot of people have already earned their chops eh. Parang pare taas na ng position ko sa kumpanya eh. 'Di ba, bakit ako papatol diyan sa freelancing na yan, or for that matter bakit ako magiging freelancer presidente na ako dito, naging ganyan na ako rito, manager na ako, dami ko ng tao. Pero at the end of the day, guys, iba eh. Pagpasok mo dito sa industriya na to, makikita mo sumasabog sa galing eh yung mga tao. As in, so different from the old, like in the corporate setting, meron ka mga tinitingala doon yung mga boss mo na mga may posisyon because they've earned it, no? I'm not saying that you don't, na huwag mo silang tingalain, pero dito sa industriya ng freelancing, makikita mo araw-araw nagbabago, ang bilis. So, again, yung sinasabi ni Ken, and ayun, tama yung sinasabi niya na, you know, when you, as a, you know, try to be with people who are valuable, kasi dun ka matututo na mabilis. No? Yung mga network ngayon, ang laking bagay nun. Automatic, may value ka na kagad. Kuwari, kaibigan mo si George, di ba? Di, pare, so, ibig sabihin, isipin mo,
ganito lang yung simple, pare. I mean, si Franz, Franz knows this. I mean, nagtanong lang si Franz siguro out of to give good answers for us, diba? Ayos naman. Think about it this way. Ang daming connections ni George, for example. Eh ngayon, may live kami. So dahil kaibigan ko si George at maka-live kami dalawa, did I get value? Tingin mo, you could answer that for yourself. Yun yung law of association eh. Associate yourselves with really the right people and of course, you'll also get they're getting value from you eh. So hand in hand dun sa sinabi ni George kanina, give value. So as you give value, the more people approach you and get associated with you, parang symbiotic lang oh, 'di ba? May reciprocation. Nagbigay ka ng value, nakuha mo yung value, naging friends kayo. Yung value niyo isa't isa nagkakahawahan. Kaya ang sikreto ngayon, it's not about rivalry. Fuck that. It's about collaboration. Collaboration, man. It's the key to success in this industry. Magkakaiba kami ng industriya, pero kung titingin mo, kahit magkapareho pa kayo ng industriya, tapos nag-join force kayo, ang laki ng makukuha niyong market. Pero George, ito, since patapos na naman tayo, pero may question tayo kay Chucky. I think some of us are striking out in a different field as we go into our 40s. Mm-hmm. So our work experiences have nothing to do with what we want to do now. What do you put in the resume? Sabi ni Jake. What do you put in the resume? If, for example, you don't, like, for now, siguro, if you're applying for, let's say, VA muna, or for that matter, recruiter, or HR, look into a job where you think some of your experience will relate to that job, and put it whatever, lagay mo lang yung information na meron ka available dun sa job na yon. Ako yung pinaka yung logical way. I wouldn't wanna put naman, you know, ayoko naman magsinungaling, no? Pero I would look for a job that fits me. It's like say, find your market, no? Kung saan ka naaayon. So for example, you're into sales. De, apply ka somewhere na may nag-o-offer na outbound, inbound, marketing, chat, support. Kung ikaw naman nasa technical writing, look for a B2B copywriting opening, or for that matter, try to connect with clients who are into B2B. Ako, hindi resume eh. Kaya alam mo medyo on the fence ako diyan. Alam mo ba Ken, ito some secret that I'd like to share with you na hindi ko siguro nasabi. I've never really applied, like send a resume ever since I went into freelancing. And I think I owe this yung ganyan doon naman kay JTL na kurso yung kanyang nung dati na tinuturo niya na you don't even need to apply to these portals. Eh. You just have to reach out to a specific market that you choose. No? So, doon ka mag-reach out. So, kung kunyari ikaw, meron kang specific skills, let's say, sa travel industry, di pasukin mo yung niche na yun, doon ka mag-connect. Try to see if you can offer your services there. And see how it goes. No? Resume kasi parang very constricting din yan eh. Restrictive siya eh. So, yun lang masabi ko. Pero siguro, maybe that's just me. No? But ako, if wala talagang choice, pick na lang a niche that you think you would be able to provide value and then try to connect whatever you have in terms of your skills in the past, no, into that specific niche. Okay. Ang sinagot ko dun kay Jake, one word. Relevance. Isa pa yun. Siguro, pero thinking deeper into this question, Jackie, hindi sa it could still be the same things eh. Pero, I'd highlight the skills more. Magkaiba kasi hina-highlight mo yung trabaho sa hina-highlight mo yung skills. Diba? Some resumes, of course, nandun yung work experience. Tama. Pero, yung gagawin ko talaga sa reading section, yung skills. Specific. Tsaka kung ano yung gusto ko i-highlight sa buong buhay ko.
siguro wala nang time para mapakita ko pa yung resume na ginawa ko, pero wala pa ako sa 40s, pero malapit na. Pakita mo na. Wala dito eh. Ano ba oras? Pwede pa yan. We have 7 minutes before 11. Gigising na si Segnet. Open tayo ng Canva. Open na. Pakita mo na. Ayan. Hanapin ko na. Pero, ayun. Ay, George, nagsabi pala si Franz. Sabi ni Franz, ayun. Galing. I appreciate the answers. Just want to get a different perspective and I learned something dun sa answer. Thanks, Ken and George. Uy, salamat, Franz. Yeah, salamat. Sabi niya, idol ko yan si Franz. Utol. Daming ano yan, insight yan. Man. Super dami. Pero while... Ito. Ito. I've worked with some brands then, groups, affiliations, di ba? Communities. And ito yung sa akin. So, ito. Ayun, ayun, short lang yan. Pero hindi talaga resume ito eh. Parang nag-highlight lang ako ng ano. So ito lang nilagay ko. Kung ano yung ginagawa ko mismo. Very, ito, pero stretch to ah. Meaning ko nito, hindi to yung mga niche na resume. Ito yung resume ko, CV ko na broad. So kahit saan ako mag-apply, ito lang yung papasa ko. Kasi at the end of the day, ang tinitingnan nila, ito lang hinighlight ko. Hindi, secondary na lang yan. Again, when you get to design stuff, alam mo yung kung saan titingin yung tao eh. Letter Z yan eh, di ba? Una dito sa upper left, tapos pa Z, left to right, tapos zigzag, tapos pababa, pa ganun, di ba? So, picture ko, name ko highlighted, yung mga title na gusto ko talaga i-highlight, nandyan na. One thing na napansin ko na pareho tayo, George, yung pointedness nito. Yung meron parang pointed na parang triangle na pababa. Meron ka rin. Pansin ko rin, meron din ako. Alright. Yung two-tone ng color, two-tone lang ginamit ko. Bakit ko ginamit yung medyo highlighted na medyo blue or yellow? Wala lang. Yun yung tenet sa template. Dito lang. I chose this color so that it would stand out. The colors are so highlighted talaga, parang neon. So that kung may mga ibang katabing CV or ano, nasi-shift yung mata natin to notice a different color. Pero yung pinili kong color would highlight the picture. Okay? So affiliations, lagay talaga akong logos yan. Pabilog or whatsoever. Lahat ng affiliations ko, Buliana, NLP, SMA, yung Arriva, I did a talk for Arriva then. Alternative Production House, ASI, and HR Shouts and Whispers. So, nandiyan na lahat. Wala na. Hired na. Wala na ano, tanong-tanong. Itong ano na to, sorry, pero I didn't want to put all of my work history here. Totoo lang. Pero just, wala lang. Para kasi when people hire you or interview you, ang mga tanong dyan is galing sa resume mo eh. Oh, so ganun. You've worked as a ganito. So tell me more about this. Again, what I'm looking for here is rapport and familiarity. When people are familiar with things, rapport gets easily, alam mo yan, nandun na kagad yung rapport eh. When they get find out something that they like then na ginagawa mo rin. So, ayun. Pero, 10:56 na. So, ang ano natin dito is dami ko pang tanong kay George eh. Di ba? Meron, yun po. Hindi ko pa nga natatanong yung iba dyan. No? Di ba? B2B sales, LinkedIn marketing. Di ba? Pero George, cool question ko lang. We could wrap it in a bit lang naman eh. Magkasama tayo sa ASI eh. Advanced Sales Institute. Why ASI? I mean, what made you decide to actually partner with us doon? Number one, it's really for me, it's getting value from both yourself Chuck and Jonica. That's the reason why I partnered with you guys. There's probably a skill area that I wanted to refine in myself. You know nga yung ginagawa ninyo, languaging, mindset, and probably use that doon naman sa part ko na science, yung process.
And you know, the reason why we wanna do that is at the end of the day, because if you combine that, we could come up with something better. In fact, we can invent things. When we say invent, reinvent the whole, perhaps the whole way on how people think, how people see things, and yun, add a different set of values, which I think, you know, parang synergy. You know, it's more of, you know, how we work together, we come up with something different altogether. Therefore, it's higher value. Okay. And then that's the reason why I partnered with you guys in ASI. Kasi nga, nakita ko, tsaka yung mission na we wanna help people become more confident. We wanna help people na, you know, become purposely assertive. When we say purposely assertive, pare, get results, not because you're forcing it, but because you're naturally persuasive. Yun. Diba? Ito may isang important question ako, pare. Guys, patapos na tayo. Makinig kayo mabuti. Itong question na to is, siyempre, pare, I mean, this is inside the mind of George Ramos. If, ano yung gusto mong maalala o ma-remember ng tao when they hear the word, the name? George Ramos. Janep, di ba? Pare, out of what question? Siguro hindi word eh. It's more of change management. Yung change. No, chulo to nga yan. Change management. So technically, when I say George Ramos, change management. Change management. So how do you, paano mo i-manage ang isang bagay na nagbabago araw-araw? You know, you have to stay in front of that change, stay ahead of that change in order for you to be able to manage it. Okay. Yeah. Okay na, pare. Sirenya. Okay. Yes, wala na. Pero George, super, thank you for this episode. Ang daming natin natutunan, guys. You could replay and very thankful tayo for this episode kasi ang daming hindi lang freelancing in your 40s yung napag-usapan natin. We went deeper din talaga with answering questions and learning more about George. So, if ano, pwede nyo review yung episode niya. Episode 8, lumalim kami sa OD tsaka sa HR doon. Episode 8 yon sa YouTube. Check nyo na lang. And if may questions kayo, comment lang kayo dito. Sasagutin lang kayo. So, ayun lang. Ano lang, siguro announcement lang. Next episode would be Inside the Mind of episode number 45. Actually, bukas na agad bukas. Si Luigi Manyosa naman, one of our good friends din na hypnotherapist, and he'll be talking about three things na kung bakit hindi nag-change yung tao. Very interesting topic. Excited din tayo. Sarap panoorin yung bukas. Okay. George, salamat ulit. Salamat. Salamat. Running. Salamat, guys. Good night. Bye. Bye.